Well, hi there, kings and queens. I'm back again for another video. And for today's video, pag-uusapan natin ang aking mga niche brands of handbags. Pag sinabing niche brands, hindi sila gawa ng mga sikat na designers, but sila yung mga independent designers na gumagawa ng limited stocks ng mga designs and contemporary shapes and styles sa mga handbags and clothes. So, para sa akin, very important na maganda, decente ang iyong bag. Same sa fashion or sa damit. Kasi yan yung communication natin na hindi nagsasalita pero nade-define ka ng ibang tao kung sino ka at kung ano ka. Okay, bago humaba ang ating usapan, mag-intro muna tayo. By the way, I am Tita Barbara and I produce educational luxury content for anyone after the finer things. Whether you're new to money and wanting to learn how to navigate the terrain, or you are young and starting out in life and wanting to reap the benefits of buying better quality from the get-go, or in you're into the luxury but want to focus more on high quality under the radar brands, then my content is very geared towards you. Tulad nga ng sabi ko, importante talaga ang pananamit kasi doon ka madedefine ng ibang tao or yung tinatawag din na kuminsan na first impression. And that is very important. So, kailangan kung gusto mo ipakita na you are good, decent, and venerable, impressed. Eh dapat ipakita mo rin yung character mo, the way you speak, the way you walk, you act, but before you're doing that, kailangan nakikita yun, the most important is sa clothes, sa fashion, and sa handbags na pag-uusapan natin ngayon. And I think we have 11 bags here, or 12 bags, and I'm taking my coffee kasi ayoko mabulol. Because I'm very, very excited to do this vlog for today's episode. Why? Because bag is very, so much that I love since I was a teenager. And ito yung parang naging escape ko to my problems or whatsoever na hindi ko nasasabihin back because it's too personal. All right, mga kings and queens, and for today's video, I featured all of my niche brands and hopefully na madagdagan to very very soon on my closet na very puno na. And I've noticed na dumadami ngayon ang mga emerging contemporary designer brands. I think this is a good chance or option para sa mga tao na walang pambili ng designer bags na over hundreds of thousands of pesos na nahirapan pa akong sabihin. Buti, nasabi ko ng maayos. But ayaw din naman mag-splurge sa mga replicas or fake na designer dupes. I think this is a good chance para sa mga like me, wala rin naman ako masyadong pambili ng mga designer brands, ng mga designer bags. But on the other side of the quirky look and the contemporary designs, I have a fund. Wow, fund. Diba? So, before anything else, let's start our count. Okay, let's start to our first bag here, and this is the Don's Lunt Mini Johnny. Yung type ng bag is Mini Johnny, and the brand called Don's Lunt or Slow Dance in English. And this bag is inspired of origami in Japan na gawa ni Constantine Brancusi. Oh my God, I still remember. And this bag, I bought it in Hong Kong in 2019. Dapat na may separate na vlog, but sige, iba lang yung i-focus natin sa bag na to. And I remember, hindi ko na maalala pala kung saan ko siya unang nakita, basta sa online. And then
I saw it in Rustan's, and then it's too expensive. That's why I decided to fly, go to Hong Kong. And then, naka-discount naman ako ng 2,000 pesos for this. The other bag from Hong Kong is this one. This called Manu Atelier Pristine Bag. And medyo nadumihan na lang siya sa kalumaan, but it's still in a good condition. You see? And naka-discount na naman ako dito ng 2,000 pesos. So, I'm so happy on my purchases in Hong Kong because look at the shape. It's very unusual. And this is a square or rectangular something. And then, pag pinagtabi mo sila, di ba, parang, para silang mga ano, mga vase na ano, iba-iba yung shape. Atelier made in Turkey while Dunslant, the leather is made in Spain, but the leather, the company is based in London. Okay, the third bag that I have here and the pride of my closet, there's no other than, kundi ang Sequoia Paris. This bag is, nakilala ko lang one early morning kasi mahiling magpa-andar ng radyo yung nanay ko and then na-flash ang news na si Heart Evangelista nga daw ang ang endorser ng Sequoia Paris. And then, I do Google research agad-agad. So, nakita ko tong Sequoia na to. Matagal na pala siyang leatherware company sa France, sa Paris. And then, ang dami pa palang mga leatherware companies na nag-ooperate sa France. Like, Guibert Paris, Louverus, and then Polen, and ang dami. Ganon. And then, ayun. So, nakita ko rin to sa Distinct, but ang mahal ng benta nila sa Distinct. Parang nasa 28,000 pesos. Kaya ginawa ko, kinonvert ko yung yung euro or euro bang gamit nila sa France. Tapos, nagkakahalaga lang siya ng 12,000 pesos. So, ginawa ko, nagpabili ako sa Amerika ng ganito. So, from Paris, going to LA, LA, all the way to my home. And that's it. That I have is, binili ko last month na lang. Okay. Last month. So, this is a stud bag na may mirror. And, crocodile embossed din siya in green na mukhang bucket na sobrang cute and dainty. I think this is a classic na design na ng stud and I don't know if kung nagpo-produce pa ba sila ng ganitong type ng bag. But stud, it's still available in Rustan's Makati but not in Shangri-La anymore. Okay, this bag is very dainty and at the first place, mukhang madaming mailalagay but hindi. Actually, it's not. And this brand is called Cochineal and I love to call it Cochineal kaysa Cochineal. Cochineal, and this is an Italian brand na nabili ko sa Zalora 2 years ago na. And nadaya lang ako kasi akala ko leather yung loob, yung interior niya na pink, but synthetic lang pala. Ang leather pala, ito lang na labas. And Cochineal is maganda rin na brand to ng mga leather na made in Italy. And it's still mabango pa din. Yes, yan ang gusto ko sa Italian leather, mabango. Other bag that I have here na binili ko through online again is itong Strawberry East West na shoulder bag. Yung ayaw ko lang dito sa bag na to is bakit nila sinasabit yung chain dito. So medyo pag may laman na siya and bubuksan mo, medyo mahirap siyang i-manage. But still, dahil sa bar na ito, naging elegant yung bag na ito for me. And the chain, look at the chain.
look so good, di ba? So beautiful, very parang expensive. And this bag is ginamit din ni Kate Middleton. Siyempre, hindi ko pa rin naman kinakalimutan yung heritage natin as Filipino. And that's why ano, nakita ko yung ganda or yung aesthetics ng leather brand na ito. And this is Fino Leatherwear. And this is the Result Clutch na nag-sale, na nabili ko lang for only 7,000 pesos mahigit. And kasi dating 13,000 to, di ba? Okay, di ba? Such a great steal. Ano ba? Hirap magsalita. Tapos, ayan. So, this is Rizal. The silhouette of Rizal. The shadow of Rizal. And then, this one is the white. Di ba? Parang mukha siyang yin-yang. And, ginamit ko to sa Hong Kong. And, marami nagtitinginan sa akin na si akala nila yin-yang to. Pero, definitely, it's not. It's Rizal and the back is all black. Diba? So, that time, nung binili ko to, lagi kong pinanghahalinhinan yung aking Michael Kors na kilted bag at saka ito. This is a taxi. Actually, kamukha lang to ng bag ng Kate Spade na nag-release sila before. But this is a Shein or Shane. Shane.com. Ayan. Taxi. Yun nga lang, medyo parang once ko lang yata nagamit kasi wala lang. Marami kasi akong bags eh. Wow. Marami akong bags. Pero look at the taxi, diba? The cab. So cute, diba? And very iconic na NYC to. My ultimate favorite clutch or handbag here is no other than this one. This is Michael Kors collection or yung from their mainline design, and that a Michael Kors that the usual na nakikita niyo. And this is a runway collection, so ginamit lang to sa runway, and I think this is around 80,000 pesos back then, but ang dami ng mga alikabok, di ba yan? Tapos nag-sale to, and then bumaba na naman, nag-markdown ng 3 beses, so kaya ako siya nabili. And then look at the leather, it's a French calfskin leather na nakaduko paint yung kanyang claps, and then canvas yung loob. And then makikita mo na yung quality is very different sa usual na Michael Kors, and mas luxe talaga siya tingnan. Yun lang, hoping na on the future, makabili, ang daming alikabok, ano ba to? Makabili pa rin ako ng kanilang collection line because I love Michael Kors so much sa mga designs. Not all, but quite high cost. Ko naman online. Actually, online din naman yung ano, yung MKC ko na Stanwick Clutch, yung pangalan niya. Pero pinabili ko yun from New York. Kasi sa New York lang may ganon. Ang kate online recently is itong Proenza's Cooler. I don't think na kung ito is ang mainline na designer brand or a niche brand. But Proenza's Cooler, may kamahalan din to. That time na sabi ko sa video around 6 years, 5 years ago, nasa $700 to $850 ang presyo, but ito nabili ko lang for only 34,000 pesos. Diba? Such a great steal. Kasi syempre nga naman, second hand, and hindi naman siya pawnable. Ayan, diba? And kasi gusto ko talaga yung mga classic na ano eh, na parang satchel na reporter. That's why I love it. And also, Charles Gross have this before. Another Michael Kors collection or from their main line na ginamit sa runway. I think this is a resort na collection, and this is a Yasmin clutch. Sobrang limited lang talaga ng mailalagay mo dito. Actually, naglagay ako ng iPhone 15 Pro Max, and then medyo masikip talaga siya. Pero look at the designs. It's very futuristic. If you are in the 1960s, so parang siyang futuristic style ng 1960s, and this is a Yasmin clutch,
And nabili ko lang din to online. And nakakuha na naman ako ng magandang deal sa bag na ito. And napaka-heavy lang niya. Yun lang, di ba? Kaya grabe. Pero lahat naman, halos lahat naman ng mga nabili ko, kompleto naman. May dust bag, may card. Tapos sa Hong Kong is itong owl na menagerie. Ayan, ang pagkamahal-mahal na parang niloko lang ako doon sa parang maladivisorya nila sa Mongkok. Pero okay lang. Yun nga lang, until now, hindi ko pa rin siya nagagamit. Magsi 6 years na tong owl na to, pero never ko pa siyang nagamit. But I think it's a beautiful na piece kapag halimbawa may mga formal event ka along with your rings and some watches. Ayan, tapos ganito yung flash mo, very ma-bling bling. Ditong bag or this, yun yung pwede kong gamitin during kapag may mga formal events or parties na kailangan sparkling. And iingatan ko talaga tong menagerie na to dahil mahal ang pagbili ko dito. Parang triple yung presyo sa bangketa. Ayun, kasi foreigner ako doon. So, ayun nga. And ako naman yung tao na hindi lang puro bags, fox fur, or tawag niya mga dress or parang Chanel suit na parang Chanel suit lang, di ba? Mahilig din ako sa books, and then gumagawa ako ng perfume and makrame like this, ayan, like this, at saka may mga wall decor pa na ganyan. So yun lang naman din yung talagang activity ko. Ba't ang daming alikabok dito? Pakaloka. So magpapaalam na ako. By the way, I am Tita Barbara, and if you are new in my channel, nakalimutan niya sasabihin. Well, hello, hi, and welcome. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell down below. And please, please subscribe into my Soul Tita, Soul Chick channel. I hope to see you soon again. Bye!